Kumusta at maligayang araw mga kabirada. Sa bidyong ito ay ating tunghayan ang kasaysayan ng Pasco Liner Incorporated o PLI. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradaan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV. Impormasyon. Lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na ito. Ang Pasco Liner Incorporated o PLI ay nabuo mula sa mga talento, mapagkukunan at pagsisikap ng tagapagtatag nito. Ang yumaong si Ginoong Manuel F. Pascual Sr. at ang kanyang yumaong asawa na si Ginang Juana P. Pascual, kasama ang kanilang limang anak na pawang nagsisikap tungo sa tagumpay ng kumpanya. Ang Pasco Liner Incorporated ay inorganisa noong 1963 na may opisina at grahe nito na matatagpuan sa Baysa, Quezon City na may lawak na 5,000 metro kwadrado lamang. Ang kumpanya noon ay mayroon lamang 12 Ford commuter bus na pinunduhan ng Ford Philippines na tumatakbo mula sa Novaliches, Quezon City patungong Baclaran, Paranaque via Itza. Sa mga sumunod na taon, nakakuha din ang kumpanya ng ilang commuter bus mula sa International Harvester Philippines at Isuzu Philippines. Ang una na pinunduhan ng Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC, at ito'y pinunduhan din ng Development Bank of the Philippines o DBP. Noong 1977, lumipat ang Pasco Liner Incorporated o PLI sa isang mas malaking opisina at grahi sa Novaliches, Quezon City na may tinatayang 11,000 metro kwadrado na lugar ng lote na higit pa sa sapat para magpatuloy ang mga plano sa pagpapalawak ng kumpanya. Mula noon, itinuring ng kumpanya ang Novaliches, Quezon City bilang tahanan nito. Sa mga sumunod na taon, patuloy na pinalawak at binili ng Pasco Liner Incorporated ang mga commuter bus sa mga lokal na tagagawa ng bus, kahit na nag-import sila ng mga bus mula sa Japan at Singapore. Noong unang bahagi ng 1990s, nakakuha ang kumpanya mula sa Hino, Philippines ng 90 units ng air-conditioned commuter buses. Sa panahong ito, naging pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa Metro Manila ang Pasco Liner Incorporated na may higit sa 200 commuter bus sa armada nito at 900 na mga empleyado. Isa ang Pasco Liner Incorporated o PLI sa mga nag-aambag sa tagumpay ng Novaliches. Sa loob ng higit sa 40 taon, dinala nito ang mga pasahero sa kanilang lugar ng trabaho at vice versa ang pauwi sa kanilang mga tahanan. Noong 1997, namatay si Ginoong Manuel F. Pascual Sr., tagapagtatag at pangulo ng Pasco Liner Incorporated, ngunit ang kanyang pamana ay nabubuhay at ang kumpanya ay patuloy na nagbibigay ng transportasyon sa mga pasahero sa pamamagitan ng pamamahala ng kanilang limang anak na sina Rodolfo P. Pascual Sr., Erlinda Pascual Soriano, Rolando P. Pascual, Emiliana Pascual Bautista at Manuel P. Pascual Jr. Ang Pasco Liner Incorporated ay isang kumpanya ng transportasyon sa operasyon ng lungsod na ang punong tanggapan ay sa Quirino Highway, Gulod, Novaliches, Quezon City na nagsiservisyo sa Metro Manila. Dumadaan ito sa mga ruta mula Alabang, Muntinlupa hanggang Novaliches, Quezon City. Ang kumpanya ay nagsiservisyo mula Alabang, Novaliches via Itza, Mindanao Avenue gamit ang mahigit 50 units ng bus na kinuha nila mula sa dekalidad at sikat na mga pagawaan ng bus tulad ng Ankay, Daewoo, Higer, Hino, Isuzu, Zinbi at Kinglong. Mababasa sa ilang artikulo na ang Pasco Liner ay tinatag noong 1978 pa lamang, subalit sa iba ng mga artikulo ay naitatag noon pang 1963. Lingid sa kaalaman ng marami na sa taong 1963 ay nabuo at inaorganisa na ang Pasco Liner Incorporated at ang taong 1978 ay ang panahon lamang kung kailan sila lumipat sa isang malaking luti na may lawak na 11,000 metro kwadrado sa Novaliches, Quezon City. At sa parehong taon din ay pansamantalang nawala ang Pasco Liner Incorporated at ginawang Pasbill at isinama sa Velpran Liner. Sa taong ito ay may tuturing din bilang muling pagtatag ng kumpanya dahil sa isang pagsama-sama sa ilang mga kumpanya.
Ang kumpanya ng bus ay nagmula sa mga nagtatag ng kumpanya, ang angka ng Pascual, na namamahala sa negosyo hanggang sa kasalukuyan. Sinasabi na muling itinatag bilang kumpanya ng bus na pagmamayari pa rin ng pamilya noong 1978. At ang pinamamahalaang negosyo ay lumago mula sa isang 29-seaters na bus na dati ay ginamit para sa operasyong panlalawigan patungong Sintra, Luzon maliban sa Bulacan. Ito ay orihinal na kilala bilang Pascualiner Incorporated na may paghihikayat ng gobyerno para sa mga pagsasanib. Naging pasbil ang kumpanya, sumanib sa Bilfran Liner Incorporated, isang kumpanyang nakabase sa Project 7 na dumadaan sa rutang Cubao-Fairview. Noong huling bahagi ng dekada 80, hindi nagtagal ay kinuha ang pasbil ng mga operator na pinaburan ng gobyerno at nabangkaruta. Ang Pascualiner at ang mga may-ari ng Biligas ay tumigil sa pagsasama at ibinalik sa kalsada ang kanilang mga lumang Isuzu, International Harvester Lodestar at Ford Bus na nakasuot ng kanilang lumang libiri. Ang natitirang mga unit ng Pascual na inutang ng Development Bank of the Philippines o DBP ay pinabayaang mabulok sa isang bakanting luti sa Novaliches ng mga operator nito. Matatandaan, ang pinaburan ng operator na ito ay responsable din sa biglaang pagkawala ng DM Transit, California Bus Line, bukod sa iba pa. Ang VL 5000 at Franbel Transit Incorporated o FBTI ay lumabas mula sa lumang kumpanya at bumalik din kasama ang mga unit nito. Ibinigay ng Pascualiner Incorporated ang ruta nitong Baclaran-Novaliches pabor sa rutang Alabang-Novaliches, habang ang Vilfran Liner ngayon ay VL 5000 at Franbel Transit Incorporated o FBTI ay nananatili sa lumang ruta nito, Baclaran-Novaliches. Ipinagpatuloy ng Pascualiner Incorporated ang operasyon nito para sa linya ng ITSA. Noong 2008 ay nag-operate sila ng sister company na kilala bilang RPBP Transport na dumaan din sa parehong ruta, ngunit natigil noong 2009 nang suriin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang legal na papilis at franchise ang nasabing bus company. Noong 2011, nang i-terminate ng LTFRB ang prangkisa ng GEL Transport noong 2010, ay nagpasya silang bumili ng ibang prangkisa at napili ang Pascualiner Incorporated na ipagpatuloy ang kanilang negosyo gamit ang mga bagong kulay na may dating disenyo ng livery para sa kanilang mga bagong unit. Kamakailan, bumili ang SM Transport ng prangkisa para sa pagpapalawak ng ruta gamit ang parehong ruta na gumagamit ng mga air-condition na bus at ginamit ang Pascualiner bilang kanilang brand name, ngunit pinamamahalaan sa ilalim ng kanilang kapatid na kumpanya, ang Worthy Transport Incorporated. Ang operator ng SM Transport at ang Pascualiner ay isa na nanatiling gumagamit ang Pascualiner Incorporated ng mga unit ng bus na Hino, Zinbi, Isuzu at Kinglong na may humigit kumulang sa 50 bus, parehong naka-air condition at ordinaryong mga bus. Mga kabirada, anong masasabi mo sa kumpanyang ito? Gusto naming malaman ang inyong opinyon para sa karagdagang impormasyon ng karamihan. Kaya feel free to comment down below. Shoutout muna tayo sa mga sumusuporta na gustong magpa-shoutout. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung nakakulay pula pa ang iyong subscribe button sa baba, ay di ka pa nakasubscribe. Kaya pinutin mo lang yan tulad nito. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Babayu!